Video mga sangkay ay i-share ko po sa inyo yung aking recipe ng aking pangnegosyong dinkels. Yan, pero bago po tayo magsimula ay huwag po sanang kalimutan mag-like, paki-subscribe po ng aking channel at paki-click ng notification bell para kayo po ay laging updated sa mga i-upload ko pang mga video. So ayun mga sangkay, simulan na natin ang paggawa ng dinkels. Sangkay, ito na yung ating first ingredients ng ating crinkles. Asukal. Original cocoa. Food color. Brown syempre dahil chocolate crinkles yung ating gagawin. Tatlong pirasong itlog. Sunod ay tubig. Margarine. At ang next natin ay ibap. So ang sunod natin gagawin mga sangkay ay mix natin. Ito mga sangkay, hindi na ako gumamit ng gloves. Pero make sure lang po pag wala kayong gloves ay maghugas kayo ng maayos ng inyong kamay. At ang next mga sangkay, pag nahalo nyo na ng maayos, ilagay na natin yung ating harina. Third glass po. Next ingredients natin, baking. Huwag kakalimutan yung baking mga sangkay ha. At haluin na po natin ng maayos. Buhin lang natin itong mga sangkay. Itong ating crinkles. Yung ating crinkles mga sangkay, hindi dapat matigas. Dapat malambot yung ating crinkles. At ito na ngayon yung ating crinkles mga sangkay. Pag inyong nabuo na, ganito na yung kanyang itsura. So yan, malambot ito mga sangkay ha. Yan, lambot yan. Ang next natin gagawin is titimbangin po muna natin bago natin siya bilugin at lagyan ng kanyang powder sugar. So, start na natin mga sangkay mag-cut ng ating crinkles. So, maglalagay lang ako sa lamesa ng konting harina para yung ating paglalagay ng crinkles ay hindi masyadong dumikit yung ating crinkles. Yan, konting pulpos lang. At cut natin. Bawat cut ko po nito mga sangkay is tinitimbang ko po. Para pare-parehas po yung laki. At ito na yung ating crinkles mga sangkay pagkatapos natin i-cut. Bali nakagawa tayo ng, nakapag-cut tayo ng 100 pieces. Ayan mga sangkay, 100 pieces yan ating crinkles. So ngayon ating next step ay lalagyan na natin siya ng powder sugar. So ngayon mga sangkay, ito na yung ating next step. Ito yung ating powder sugar. Ito yung ating paglalagyan. Plancha, yan. Dapat may pahit siya ng lard para hindi dumikit yung ating wrinkles. At ito yung ating tubig. Ito yung ating gagamitin para kumapit yung ating powder sugar. So ganito ang ating gagawin mga sangkay. Maglagay lamang sa palad ng konting tubig. Yan. At saka bilugin natin yung ating wrinkles bago natin ilagay sa powder sugar. Ayan, ganyan lang mga sangkay. Ayan, bilugin lang natin yung ating crinkles. Ilagay sa powder sugar. Hindi naman po masyadong basang-basa yung crinkles. Yung babasa lang siya ng konti para dumikit yung ating powder sugar. Tapos haluin po natin para kumabalot siya ng powder sugar. At kapag nabalot na siya ng powder sugar, ay ilagay na natin sa ating plancha. 20 pieces po kada plancha. Yan. Kaya ang spacing po mahalaga mga sangkay para hindi sila magdikit-dikit kung sakaling lumapad na yung ating crinkles. So, ayan na yung ating crinkles.
At ito na yung ating crinkles mga sangkay. Ayan, limang plancha yan. 20-20 yung laman. Tag 20 piraso. So, antayin nilang natin yung ating oven na uminit. Kailangan po nasa 180 degrees Celsius bago po isalang yung ating crinkles. At ang ating apoy po ay dapat malakas. Mga sangkay, yung ating crinkles na isalang na natin. Abangan nyo lang po kung ilang minutes natin siyang manuluto. So ngayon mga sangkay, after 6 minutes, simula nung ating isinalang ay ililipat ko po sa itaas yung aking sinalang na crinkles. Ayan mga sangkay, kung makikita nyo, medyo crack na siya. Ililipat natin siya sa itaas. Dahil po mainit pa yung ating oven, ay magbabawas na po ako ng apoy. So may mga sangkay, antayin na lang natin kung ilang minutes siyang manuluto sa taas. At after 6 minutes sa itaas mga sangkay, ay okay na yung ating crinkles. Alisin na natin sa oven. So ayan yung ating crinkles. Yung ating finished product ng ating crinkles mga sangkay.